Then boom, yung mga po sila. Oh, please, Pasty P. Stay away, Pasty. We're back with another weekly hauls video. Pero this time, ano, one week haul lang naman to mga to. Maiko-consider kong one week haul sila kasi ano lang, within the span of 7 days lang naman sila. So, ayan, nasa harapan natin ang ating mga weekly hauls. So, kung nakapansin, kung bago nga pala kayo sa aking channel, ako nga pala si Pasty, I make toy vlogs. Minsan nagla-lifestyle vlogs din tayo. And kung nakikita nyo sa likod, medyo dumadami na yung mga Funko Pops natin. So, kung gusto nyo malason, huwag kayong mahihiyang pindutin yung like and mag-subscribe sa ating channel. And syempre, ayoko na mag-shoot ng busog, lagi nilang dumidigay. Kung gusto nyo makatulong sa ating channel, huwag kayong mahihiyang mag-like kasi nakakatulong yun sa algorithm para mas masuggest sa ibang tao yung ating mga videos. And para dumami tayong mga pastilan, we're already 3,600 strong pastilans. Konti na lang 4,000 subscribers na. And anong masasabi nyo dun sa nakaraang content natin, yung mga invasion, yung mga nag-i-invade tayo. So far, so good naman, diba? Dalawang videos na yung nagawa natin. And mag-ano lang kayo, mag-suggest lang kayo kung meron pa kayong mga gustong collectors na i-feature natin. Kahit hindi Funko Pops, kahit hindi toys, basta merong collection. Tatry natin yan. And kung kailangan nyo ng mga financial advices and libreng consultation about your financial situation, huwag kayong mahihiyang mag-chat sa aking page. And syempre, comment nyo sa baba. So, yung mga pa sila, enough of the mga dal-dal-dal-dal. Meron pa tayong ongoing giveaway next week na in-draw. Yung sa Pops PH, glass half full giveaway, yung ano natin, yung Saitama na naka-casual wear. So, yan. Ililink, yan, nasa taas yung ano dyan, yung giveaway video. And ililink mo na rin sa baba. So, ito, unboxing natin for the past week. Ano sila? Mga figures, kung napapansin nyo, majority is figures from different brands and from different toy lines. So, isa lang yung Funko Pop natin. Kung napapansin nyo, si Red Death lang. Kasi sisimulan na natin yung Dark Knights Metal na line. Pero ito, kung nagtataka kayo, merong karton sa likod. Iuhuli ko na ito. Ilalagay mo natin sa gilid. Iuhuli natin. So, unahin natin dito sa left ko. Yan, si Inosuke. Inosuke na Ban Presto. So, ito yung unang haul ko for the week. Yan, unang ipapakita natin si Inosuke na Ban Presto. So, gagawin ko dito ng review. And, na-edit ko na siya. I-upload na lang natin. So, Inosuke na Ban Presto. So, ito yung unmasked na Inosuke. Kung napapansin nyo, yan. Ang ganda ng details, diba? Ganda, ang pogi. Bata ko yan eh. Atabs ko yan si Inosuke. So yan, kung gusto niyo ang Inosuke na figure, abangan niyo yung review ko. And salamat kay Mainstream Manila kasi sa kanila galing tong ano natin, Inosuke. So ayan, Inosuke yung una nating haul for the week. And susunod, Rick and Morty from Funko. So ito na dibs ko to sa live selling ni Mainstream Manila. So salamat din kay Mainstream Manila. Sa kanila din galing yung Rick and Morty na yan. Ay mag-focus, sorry. Pero yan, Rick and Morty na Funko toy line. So si Funko, meron din sila mga action figures. So yan, basic figures lang sila, hindi sila yung sobrang articulated. Pero pwede na for toy photography and for display. So ayan, nabid na dibs ko yan ng 800 lang kay Mon sa Mainstream Manila. Nagla-live kasi sila tuwing Monday. So support niyo yung Mainstream Manila sa kanilang live. Sobrang sulit. Eh, nung 800, dalawa na yan. Sobrang sulit, di ba? 800, dalawa na. So ayan, Rick and Morty from Funko Figures. Ayan. Tapos itong susunod, bigatin to. Actually, ito yung pinakamabigat dito sa haul na to. Si Thor. Mayfex na Thor. Yan, Mayfex na Thor. Dahan-dahan ba ang mabagsak? Pero yan. Siyempre, si Thor yung paborito nating Avengers. Kaya si Thor, hindi ko pinalampas. Kahit yan yung version niya ng Infinity War pa, hindi pa yung sa Endgame na version, dinibs ko kasi. Paborito ko si Thor. And this is one of the best Thor figures to date. Kasi sobrang daming accessories. And nabangan yun yung ano nito. Baka pag in-upload ko to, na-upload ko na din yung ano nito. Yung ASMR video. So, abangan nyo na lang mga pasilan. Kung hindi pa, di abangan nyo na lang. So, ayan, si Thor na Mayfex. Salamat kay Mainstream Manila din to galing. So, diba? Ang daming brands ni Mainstream Manila. Hindi lang basta ano, Japanese brands. Meron din sila mga ibang brands. Diba? So, ayaw tumayo ni Thor. Maisama ka. Yan, dyan ka na lang. Tapos, itong susunod dalawa. From ano to? Hindi siya galing sa Mainstream. From the Marketplace sa Facebook. So, sa group lang yan. Figma, Genji, and Tracer. Actually, may kulang pa dyan. Hinayaan lang ako ng seller na kunin muna yung dalawa kasi hindi pa rin bayad ng buo. So yan, salamat sa nagbenta. Nalimutan ko yung name niya. Pero yan, salamat sir. Ayan, si Tracer and Genji na Figma. So gustong-gusto ko din kumpletuhin yung Figma ng Overwatch kahit medyo madugo yung mga bagong labas. Yung mga dati kasing labas is medyo mura-mura. So ayan. Tsaka, hindi ko sure kung gagawin ko pa ng ano, baka toy photography na lang yung gawin ko dito. Pero panalo-panalo, Diyos ko, Overwatch yan. Tsaka Figma. The fact na Figma yan is panalo-panalo. So alam naman natin na yung Figma is one of the best line of figures out there. So sulit na sulit. Nilagay ko lang sila sa stand para hindi sila malaglag kasi medyo mahirap silang ipatayuin pag walang stand. So ayan, si Tracer. Cheers, love! The cavalry's here! Tapos si Genji. You go! Kichu-kichu-kichu-kichu! Nalimutan ko yung sinisigaw niya pag nag-ESS siya. Pero ayan, si Genji.
So, hindi kayo familiar sa Overwatch, i-search nyo na lang. It's ito sa mga paborito kong games talaga. Ayan. Ngayon, moving forward, dito ka, Tracer. Balik na kayo sa dati. Sado kayo natutuwa. Si Red Death, ang ating huling figure. Funko Pop. Isang nag-iisang Funko Pop dito sa hall na to. Kaya siya nag-iisa kasi medyo naglalaylo ako sa Funko Pops kasi dumadami na sila nang di ko na mamalayan. And syempre, yung mga figures natin is gusto kong bumalik sa toy photography kasi tinatamad ako sa pagpitik. So, kailangan sipagan. Kaya, yung mga figures, kung napapasin nyo, dumadami na sila. Yung mga Funko Pops, hindi naman sa ayoko na mag-collect. Pero, gusto ko lang magpahinga kasi baka burnout na naman ako. Kung kilala nyo ako, matagal na kayo nakasubscribe, ilang beses na ako nag-quit. So, ayoko na mag-quit. Pagsasabay-sabay na lang natin. And syempre, para mabudget natin na maayos yung ating pera. Kaya, mas onte sa ibang toy lines. And, nagkataon lang na merong nangyaring pandemic. Kaya, nagkasabay-sabay yung ating mga pre-order. Pero syempre, hindi tayo papadaig doon. Hindi pa rin tayo titigil sa Funko Pops. And si Red Death is just one of the few pieces para mag-start ulit tayo sa ating Funko Pop collection na bagong line naman. Yung Dark Knights Metal. Yung mga alternate versions ni Batman sa Negative Earth. So, ayan, si Red Death. So, matagal nang nirelease to. So, gusto ko lang. And, nadibs ko din to kay Mainstream sa live selling nila. So, salamat ulit kay Mainstream Manila. Live selling to. Ngayon, alisin na natin lahat to. Alisin natin lahat ng mga nandito sa harap natin. Yung nasa box, baka tinatanong nyo, Sir Pasty, ano yung nasa box? Sir Pasty, ano meron? Ba't may nakahiwalay? Alisin muna natin to mga to. Lagay muna natin sila sa isang tabi. At sumasakit na yung chan ko. Para akong, ano, Magi James. Uy, si Toro na laglag. Pero yan, itong nasa box, hindi siya mystery box. So, kay Mainstream Manila din to galing. Maraming salamat ulit, Mainstream Manila, for this Kimetsu no Yaiba merchandise. Kaya ako nasabing Kimetsu no Yaiba merchandise kasi sa Demon Slayer siya. Sa Kimetsu no Yaiba universe siya galing. And yan, sa harapan, hindi ko na gagawin ng review. Ito na lang basic preview na gagawin ko. So, ayan. Isang side boxes, box ulit na merong theme ng Demon Slayer. Sa isa pang side, ayan. Baka may idea na kayo kung ano kasi nakikita niyo na yung ulo ng Inosuke. Si Inosuke kasi yung paborito kong character, best boy Inosuke. Sa isa pang side, ayan, mga design lang ng Demon Slayer sa taas, yung logo ng Demon Slayer. Sa baba, wala. So, i-unbox na natin. Sa harap ko, i-unbox para makita niyo na hindi ito yung ini-expect niyo. Baka kasi magtaka kayo, ba't ako may ganito? Eh, malamang hindi ko naman ito magagamit. Pero, kaya ako bumili nito para magamit ko. So, ano, andara ba kayo? Bibigyan ko lang kayo ng idea, may kinalaman to sa pera. So, i-unbox na natin. Hindi na gagawa ng review, ha. Ito na yung pinaka-ano. Ayan. Actually, kaya siya. Ulo na Inosuke. Ulo na Inosuke lang to. Na joke lang. Alcantia to. Alcantia. Ano piggy bank? Eh, di ba, bagay na bagay kasi yung ulo ni Inosuke is gawa sa boar. Boar hide. Boar's hide. Boar head. So, bagay na bagay, di ba? Piggy bank na gawa sa Inosuke. So, ayan. Ayan, ganito lang siya. Alcantia lang, legit. Ito yung butas. Tapos, sa baba, ito yung ano. Pagkukuha na ng ano. So, ayan. Inosuke na Alcantia. Di ba? Ang ganda. So, ayan. Kung ilan yung likes ng video na to, ganun kadami yung ihuhulog ko na barya. Bawa, maka 100 likes, maghuhulog ako ng 100 na barya. Puro piso para masimulan na ipon ko. Pero yan, kaya ako bumili nito para ma-start ko na yung pag-iipon kasi sa totoo lang, mahirap, hirap na hirap ako mag-ipon. Lagi ko nagagalaw, lagi ko na ano, nagagastos. Kaya ito, magiging way na to para mag-ipon kasi ayokong buksan yung ano ni Inosuke. Kaya matututo tayo mag-ipon dito mga pastilan. Oh. Diyos ko po, ulo ni Inosuke. Yan, ngayon pag sinipag o pag gusto ko mag-cosplay, oh, di ba? Happy Halloween. Oh. Kamaboko Gampachiro, oh, di ba? Ang cute. Pero yan, so obvious naman, fan ako ni Inosuke. So kung meron kayong mga gustong ibigay sa akin ng mga toys dyan, Inosuke lang naman ang ating gusto. So, ayun mga pastilan, pinisilip ko yung ulo ni Inosuke kung gaano kadaming pera yung mailalagay ko dito at saka kung gaano ako magiging kayaman pag nahulugan ko na to si Inosuke. Pero yan mga pastilan, gustong-gusto ko tong mga hauls ko for this week, lalong-lalo na to kasi meaningful to, magiging ano na tayo. Mas gaganahan tayo mag-ipon kasi meron na tayong ulo ni Inosuke. Ulo ni Inosuke, ulo ni Inosuke. Ay, Diyos ko. Puro figures tayo. So, susunod natin mga videos, gagawan ko ng content yung pag-aayos uli natin ng collection and yung preview ng ating mga action figures kasi dumadami na sila mga pastilan. So, ayan mga pastilan, that's all for this video. Kung nyo makalimutan mag-like, comment, subscribe, follow me on my social media. Kung nyo makalimutan, pindutin yung notification bell, subscribe button para lagi kayo updated kung may bago tayong video. So, ilo mga pastilan, hanga plus pasty, PS away pasty, keep safe and always strive to be better than yesterday and natatain ako. So, paalam!